So guys, update lang po from DOH, we are now at 98 cases. So biglaan po may 34 cases na nadagdag. So nung mga kahapon po, konti lang yung nadagdag, siguro po nakapag-testing na sila. And yun nga po, 98 case na po ang meron po ngayon. Kung gusto nyo po ng additional information about ito, you can go po sa website po ng DOH at meron din po sila doon na NCOV tracker kung saan po, doon po yung pinaka-updated na details, kung ilan po yung persons under investigation and yung under monitoring. So nandun po lahat. So nandun po yung official na salita po ng gobyerno. So wag po tayong maniniwala kung saan-saan, doon lang po tayo mag-check, tumingin. So we will be monitoring this po, and of course tomorrow na po yung pong start ng community quarantine. So the government is naka-focus po ngayon dito, and we will report to you po every step of the way kung ano po yung pong mga posibleng mangyari pa, kung ano po yung mangyari pa. And sa ngayon po, ang dami pong nag-uuwian papuntang probinsya, and kung mga pipili ka eh, sa where will you spend the next 30 days? Dito ba sa loob ng Metro Manila o dun po sa probinsya? So ang request lang po ng mga taga-probinsya na mga provincial governments, yung pong mga uuwi galing po dito, mag-quarantine muna po sa kanilang mga bahay kahit 14 days, huwag po muna maglalabas to make sure po na hindi din po tayo makakahawa o magdadala po ng virus from Metro Manila, dadalhin din po natin sa probinsya. So that is counterproductive din po. So hopefully po lahat po kayo ay okay and maganda po tayo. Yung pong mga, according to our government officials, yung pong mga supply po ng pagkain at yung mga ibang basic necessities like medicine po ay okay pa naman sa ngayon, and there's no need to worry, there's no need na mag-hoarding at or mag-panic. So makakalagpas din po tayo dito. We will just try to mitigate as much as possible yung pong pagta-travel po and yung pag posibilidad po na mas mabilis na pagkalat po nitong virus. So, wala pong kasiguraduhan ito pong mga nagawa po natin, pero yung kung mapabagal po natin yung pong kalat po nung pong virus, ay there will be less strain on our hospital system, and baka po we could pwede po natin patagalin para umabot po sa punto na mas alam na po natin yung nangyayari, mas alam na po natin yung virus na to, and baka meron na silang possible na vaccine na magawa or kung ano man po yung solusyon na pwede po nilang maisip po. Of course, the whole world is focused on this, so there's no need for us po na sobrang mag-worry. Kailangan lang po alagaan po natin yung pong ating mga lolo at lola. As much as possible po, ilayo po natin muna sila or wag muna po tayong masyadong maglalapit sa kanila. Ako po, yung aking pong lola, inuwi muna po namin sa Pampanga, sa medyo meron po kaming bahay po doon na medyo liblib. So mas safer po sa kanya kasi po syempre po tayo po dito sa Maynila, nagtatrabaho po, lumalabas din po ng bahay. So we never know kung tayo pala ay carriers na, and sila po yung pinaka-at risk po dito. So mabuti na po na we are on the side of caution at mag-ingat po tayo, and huwag po tayong magpakasigurado dahil hindi po natin alam, baka tayo pala ay carrier na. So yun guys, tuloy-tuloy lang po yung pagbabantay po natin. Hopefully po maayos po kayo, po kayo kabahan. Kaya po natin ito, makalagpas po tayo dito. Tulong-tulong lang po tayo pong mga Pilipino. Wala pong tutulong sa ating mga Pilipino kundi tayo din, kapwa natin Pilipino. So okay guys, stay safe. Pray, and we can make this. We can survive this. Bye-bye guys.